doon sa perang binibigay nila. That's right. Okay. From Melchor Kayabyab, Marites Atentar, at kung mapapakita pa yung ibang pangalan, Shenny of Butuan, how do we know if networking is legal, not a scam? May pinapakita na SEC registration, sapat na ba ito? Ano ba ang mga dapat hanapin sa network marketing? Paano namin malalaman kung ito ay nanloloko or manloloko lang pala? Sasagutin niya yan after we pause for a short break. Continue sending your questions or your opinion to 0917-853-7333. Peace Abilities, we'll be back. Welcome back to Peace Abilities. Our episode is all about network multi-level marketing. From our hanging question galing kay Marites Atentar, Melchor Kayabyab at Shenny of Butuan, paano ba malalaman, Doc Ed, the illegal side o yung mga unscrupulous network marketing companies? Magandang question ng mga guys from Butuan. Of course, it needs to be registered with SEC. Okay. And then the products that you carry should be BFID approved. Okay. So, mahirap magbenta ng products na hindi approved ng local FDA natin dito sa Pilipinas. Okay. And then, most importantly, dapat sound yung marketing plan. Kasi there are companies na naglalabas ng product na hindi nakukompute yung marketing plan, which is the great reason why eventually after 6 months to 8 months, nagsasara, nagpo-fold up kasi nag-overpay. Uh-huh. So, if you're gonna look for good products na legal, company na legal, and then stable, dapat may konting track record. Mm-hmm. Mahirap mag-join doon sa mga first month pa lang yung company, second month pa lang, tapos wala pa yung opisina, kasi hindi mo pa nakikita yung mga may-ari. Right. Unlike the company that we're representing, we have huge offices in Ortigas, we have branches in Cebu and in Davao. Our products are all registered with the local FDA here in the Philippines. Credible yung manufacturer namin sa US, na siya mismo nagbibigay ng US trip every year. And then sound yung marketing system. Just like yung sinabi ni Francis tsaka ni John, we've been paying out daily for the past 5 years. Paano nyo pinabayad? Paano nyo na pumupunta sila, pumipila sila sa office? Yan yung advantage being a local company. Na kinumpira ko kanina sa international company. International company, they pay out every month. Yes. And cheque pa every month. So sa atin, daily, lahat ng productions ng buong grupo mo, namomonitor mo in your website. So, nakikita mo yan, ilang yung na-produce na benta ng left group sales at ng right group sales, and then nakukompute yan automatically. And then at the end of the day, makikita mo yung income mo. Let's just say income mo for these days, 10,000. Pag gusto mo i-incash yun, in one day lang yun, Doc. It can happen. May mga kumikita ng ganun, 10,000 in a day, 5,000 in a day. So, kunwari, nakita mo... Hindi to promise, ha? Kinita na to. Kinita na to. Na mamomonitor mo real time. That's the good thing with having internet as one of our marketing tool. So, lahat ng sales pinapasok sa website, sa internet, and then makikita mo yung benta ng buong grupo, and then kung gusto mo nang kunin yung in-cash mo lang, Arman, the following day, nasa ATM mo na siya. Ah, through ATM mo? Through ATM. So even without going to our office, pupunta ka lang sa pinakamalapit na ATM, we withdrawin mo yung income mo. So that's the good thing about it. We've done away with the hassles of filing up dun sa pilahan sa counter just to get your check. Though you can also get your check kung gusto mo para meron kang prueba na kumita ka nga ng ganung kalaki. But still the same, with the ATM, may resibo, makikita mo yun. Okay. Para magkaroon tayo ng prueba, na aside dun sa mga company owners ng Alliance in Motion. Testimony na. Oh, we have one of your, ano bang tawag sa kanila? Distributors. The person, let's welcome Ms. Michelle Go. Welcome to the show, ma'am. Good morning. Good morning. So, kinakabahan mo ba kayo? Hindi naman. Okay. Yung pagpasok nyo sa network marketing industry, how did it all start? 2 years ago, when I was a student. You were a student? Yes, 2 years ago. Yung nag-invite sa akin, seatmate ko. Okay. Sabi niya, tara, business tayo. Nung time na yon, nakafocus talaga ako sa pag-aaral ko. So siya, binaliwala ko lang siya. Pero nung time na yung eldest brother namin, na kumikita na siya,
parang medyo naienganyo na ako. Nasabi ko, ano ba to? Ano bang ginagawa nila? Bakit yung nag-invite sa akin, after 6 months, nakuha siya ng car. Tapos car? Yung, yes, okay. Car. Tumaya sa loto? Ano, bakit, paano siya nakakuha ng car? Dun sa mga, hindi, lalaki siya. Lalaki? Yes. Baka may boyfriend niya, mayaman. Alam mo, usok ngayon yan. May Papa Jack. So, dun sa mga inner niya dito sa business, sa AIM Global, yun yung pinangbili niya ng car niya. Okay. Brand new car. So, nung yung eldest brother ko naman, na like ko lang nililibre dati, tapos pa-banjing-banjing lang, nung time na yon nag-earn siya. Sabi ko, paano nangyari yon? So, siya, yung iingsit mate ko, may nagkaroon ng car, kuya ko naman nag-earn na. So, sabi ko, bakit hindi ko siya i-check? So, nung tinignan ko siya, medyo nagda-doubt pa ako kasi business, tapos small lang yung capital. Eh, alam ko kasi, ang traditional business or any business, pag gusto mo ng malaki yung income mo, dapat malaki yung capital mo. Dito, maliit lang yung capital mo, pero kaya mong mag-earn ng malaki talaga. John, yung sinabi ni Ma'am Michelle, maliit ang capital, malaki ang kita. Is that the attraction sa network marketing para sa ordinaryong sadyante, sabi nga, you were a student before when you first got exposed to network marketing. Ganun ba talaga ang kalakaran? Maliit na kapital, malaki ang kita? Yeah, traditionally kasi, that is correct. Kasi pag magtatayo ko ng business, napakalaking kapital. And dapat magaling ka sa management, kailangan marami ka stocks ng products. Dito, sa ganitong klaseng business kasi, nire-remove itong mga kapital na to. Hindi mo na kailangan ng advertising, hindi mo kailangan ng mga stocks ng products. Kasi with the system na ginawa ng networking, sa system na from the manufacturer down to the user, retailers, or network builders, nagkaroon na system na dumirect yung channeling, na wala na yung mga middleman. In effect, kapag ka ikaw, user ka, ang biro nga namin dito eh, yung user pwede maging pusher. User pwede maging pusher. Okay. User ka muna. User ka muna. Pag nagustuhan mo, pag pinush mo, instead na ang kumikita yung mga retail store, ang kumikita yung mga middleman, lahat ng yun, sa'yo, ikaw ang kumikita. In dahil effect, lang. Kahit di malaki capital mo, kumikita ka na malaki. Oh. And you have the support of the main company. Yes. Of, yung supplier natin, which is very credible, very stable, a 45-year-old manufacturing plant in US called Nature's Way. Yung sinasabi ni John kanina na user pusher, instead of a customer going to the store to inquire about a good product, yes, binaliktad namin. It's the store in a person that yes goes to the customer to tell about the product. Kaysa pumunta ka pa sa drugstore, magtanong ka, ano bang magandang mainom ko para lumakas ako? Mm-hmm. Eh yung mga distributor namin ang kakatukin ka sa bahay mo. Yeah. Sir Arman, may product kami, maganda to para sa iyo. Mm-hmm. Ikukwente yung benefits ng product. Mm-hmm. So binaliktad natin yung traditional concept, which makes it so ingenious na yung concept na yun, we've done away with many system, hindi mo na kinakailangan ng accountant, hindi mo na kinakailangan ng mga manager. Hindi sabihin wala nun, meron nagpa-provide sa'yo. Meron nun. Yung AIM Global. Para siyang franchising in a small manner. Right. Nandun na lahat. Sa website mo, namomonitor mo yung kitaan, na may parang na-account yung mga volume at commission mo, and then may mga marketing system kang ginagawa, minimit mo yung grupo mo, minamotivate mo, na meron din sa office. So, mas napabilis yung sistema ng pagbe-business. Okay. Michelle, this is the first time you went into network marketing. Yes, first time. Ano yung initial challenges, difficulties? I'm sure it's not just an easy road, a big wide road provided for you. Yung una mong inimbita siguro o sinabihan ng produkto, umuoba ka agad? Yes, kasi mother ko. Mother, pinagbigyan okay lang. Okay, pero nung na-try naman nila, okay, na nag-start ako sharing the products dun sa mga relatives namin. Okay. Tapos hanggang sa mga friends, hanggang yung iba, kahit hindi ko na nakilala, nakilala ko lang sa Facebook. Dati may Friendster pa, kinun sa Yahoo. Yan. Ano ang challenge? Ano yung tingin mong struggle as Mr. John mentioned? Anong masasabi mong baka makarelate yung mga young ones katulad mo? Yes, kadalasan kasi pag narinig mo yung network marketing, katulad ako before, narinig ko network marketing, sinasabi ko sana, naku, sinasayang nyo lang yung pera nyo, yung oras nyo. Bakit di na lang tayo mag-aral ng mabuti para pag-graduate natin? Pasok na lang tayo sa isang magandang company, at least doon, stable yung or fixed yung income natin. Dito, mahirapan ka pa, ganun.
So, nung start ako, ganun din yung sinasabi sa akin ng mga nasha-sharean ko. Okay. So, kung yung sinabi ko dun sa mga nag-invite sa akin, ganun din yung sinasabi sa akin. Pero, nung time na yun, kasi student ako, napag-aralan ko na network marketing. It's a business. Nagkaroon ako ng subject networking. So, nung time na yun, natututo ako kung paano siya i-explain na sa mga tao. Ganitong kagaling ka ba? Kakomportable magsalita noon? Are you talaga the sales person like? Yung aptitude mo ba talagang into selling? Hindi po talaga. Though marketing po ang natapos ko, magaling lang ako talaga sa school. Yun. Sa school lang ako magaling, sa school lang ako parang bida-bida. Pero pag actual na, yung tipong medyo na yung real world na, parang nakakaba. Pero ang good thing dito sa AIM Global, hindi ka lang talaga kumikita ng malaki. Hindi lang natutupad yung mga gusto mo, nakukuha yung mga dreams mo. Pero dito, natututo ka yung personality development, which is yun yung pinakagusto ko dito. Na dati, na mahihiyain, ngayon, medyo nabibuild na yung confidence talaga. Why? Ano yung sinasabi niya dyan? Naintindihan ko yung sinabi niya. Pero I'm getting the sense na hindi lang doon sa product or sa selling kayo nagtuturo sa training nyo? Yes. Can you expand? Arman, idagdag ko lang doon sa sagot niya no, bago sagutin yung question na yun. Nga pala, baka makalimutan ng mga viewers natin, si Michelle Go is magna cum laude yan. Magna cum laude? Yes, magna cum laude graduate. So, you were running for honors noon, ha? Yes. Ako running from honors, palayo. 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 Tapos, anak pa siya ng isang big-time businessman sa Caloocan. Okay. Yes, and at the same time, yung sinasabi niya, kasi more on rejections kasi yun eh. Mm. And yun ang struggle sa ganitong business. Nire-reject ka ng mga friends mo, mga common na... Yun ang una mong iikutan eh, no? Correct. Kaibigan, pamilya, and correct. You get rejected. You get rejected. Did you experience being rejected? Of course. sa kanya baliktad. Mother niya nag-join or bumili as a support. Sa akin, hindi. Sabi sa akin ng mami ko, nung sinabi ko mag-join ako sa ganito, sabi sa akin, ha, papatayin kita. Hinahakot ako eh, ha. Pero nung nagka-kotse ako, naku, ako naman ang pinakasikat. Ako naman ang bida. Ganun talaga mga magulang natin. Magugulang nga daw, sabi nila. Biro lang. Pero sa training na ginagawa namin, we teach our distributors